ako dahil hindi na epektibo yung langis. Kung may pag-asa pa ulit para gumanda ako, hanapan ko to ng paraan. Tungkol po doon sa sinabi niyong promotion. Huwag mo nang intindihin dahil wala na yung dapat mong promotion. Whatever it is, mas gagamitin mo ang iyong puso, ha, kaysa utak. Mangkula, sige na naman, oo. Kailangan mo talaga ito na Rosie. Ang kulit mo talaga, eh. Sinabi na hindi ko alam kung bakit hindi kumana ang langis. Look, Veronica. Gusto ko talaga magtiwala sa'yo. Maniwala ka. Pero hindi ganun kadali, eh. Si Sophia, bakit wala siya kagabi? Ayaw niyo ba ako makita? Ano? Kasi bumalik na siya ng probinsya. Kailan siya babalik? May nagpabigay na to kanina. Galing ata sa lawyer mo. Sabi na sa counter charge ni Daddy at ni Tito Connie sa property mo. Hindi. Hindi ako papayag na makuha nila lupa ni Daddy. Naiinit na ako, Heralde. Wala pa babalita ang tungkol kay Eman? Ginagawa na namin ang lahat, sir, pero hindi pa namin siya natatagpuan. Sundan niyo yung tao na yan. Kaibigan siya ni Eman. Madalas siya tumutulong sa kanya. May magandang balita ako sa'yo. May trabaho na ako. Talaga? Saan? Taga-deliver ako ng mga gamot. May ID pa. John Dimano. Wow. Ha? Mababayaran na natin yung mga utang natin, sir. Good morning. Good morning, Mr. Tan. And Francis na lang, okay? Okay po, Sir Francis. That's better. Sir? Gabing-gabi na hinintay mo pa ako rito? Ay, June! Ha? Andito ka na pala. Eh, siyempre naman, para naman may kasabay ako sa pagkain. O sige, naupo ka na. Ano to? Ay, nako, yung paborito mo, laing. Mukhang masaya ka. Aba, siyempre. Nagustuhan ng boss ko yung trabaho ko. Alam mo, sir, napakabait nun. Taga Kabisera yon. Meron silang mga operasyon dito. Mabait yung sir. Nakakatuhan. Laing, o. Oh. Mm. Kain ka mabuti, ha. Or tender, eh. Ano yung sabihin mo? Ayun. Latin. Ibig sabihin, omen. O warning. Alka. Alka? Ibig sabihin na Alka. Congratulations, Jason. Congrats, Sen. Attorney. Kahit mukhang dehado tayo, nakuha pa rin natin lupa ni Daddy. Nakiusap na ako doon sa isang pare, pero kahit siya mismo, hindi niya alam kung paano niya itatranslate yung nakasulat dyan, eh. Pero malakas ang kutob ko, Rosa. Nandito yung nagpapaganda sa'yo kasi ito, eh, parang ikaw to, eh. Eh di, hindi pala talaga yung langis yung dahilan. Bihira. Araw-araw ko palang ginagamit yun. Tinitiis ko kahit ang baho ng amoy. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para lang malaman ko lahat yung mga ibig sabihin ng nakasulat dito. Aris, pasensya ka na, ha? Eh, hindi kita matutulungan nun kasi hindi pa ako pwedeng lumabas, eh. Okay lang. Basta ikaw. Mukhang magandang idea yan. Wala na kasi akong kapital. Eh, napambayad ko na kasi sa mga utang ng tatay ko. At least pag nandyan ka, eh, matutulungan mo ko. Okay lang naman kung mas malaki yung share mo. At mas okay lang naman kung may control ka sa parlor ko. Ang importante, eh, makabawi ako kahit unti-unti. Wala pa rin bang nabalitang krimen dyan kagabi, pare? Yung tulad na nangyari kay Ramon Santa Maria. Wala. So, ganun tama ang hinala ko. Tuwing kabilugan lang ng buwan, sumasalakay ng halimaw.
Pagtawanan niyo ako ngayon. Pero balang araw, papasalamatan niyo ako. Abangan kita sa muling pagbilog ng buwan. Sir, ito po bahay niya, sir. Matagal na husay hindi lumalabas niya, sir. Kaya nag-aalala ho kami. Pero, sir, hindi naman namin pinag-isipan naman sa mga kapitbahay namin. Kaya lang, sir, nagireklamo ang mga owners dahil po sa amoy. Ito ba sinasabi mo? Opo, sir. Sige nga po. O, sige. Diyan ka lang muna, ha? Magkasama. Tayo na. Hello? Hello. Natagpo na namin si Imam Barrios. Si Eman? Nasa presinto na ba siya? Kailangan ko siyang makausap. Agatha, Cheska, pwede bang sa ibang araw na lang? Kasi makipagkita ko kay Aris eh. Aris na naman eh. Hindi naman tayo makakain ng bongga-bongga. Pero, ma? Sige ha, maraming sama talaga. Papawi ka ha! Sige ha, Sir Ramon. Pero pag nalaman ko kung sino nag-frame up sa akin, pagbabayarin ko. Ano? Patakas ka? Bakit? Sarili kong anak, di naniniwala sa akin eh. Dude, kilala kita eh. Alam ko kung gaano ka gago. Bata pa lang ako, alam ko na yan. Kaya nagkaganto buhay namin eh. Dahil sa'yo. Bahala ka, kung yun ang paniwala mo. Randy, gusto mo lumabas muna tayo? Condolence, Randy. Sabi ko na nga ba't nasa iyo itong kwaderno na to eh. Mabuti naman at nakonsyensya kang isoli. Wala naman ang maintindihan dyan. Tsaka yung, ano ba yung, ito, yung alka. Tsaka yung mga drawing dyan, hindi ko naman maintindihan eh. Ano ba yun? Eh, bakit kailangan pang intindihin? Hindi na naman gumaganda si Rosa. Yun ang gusto mo, di ba? Eh, ang kaso nga, naniniwala pa rin siyang gaganda siya. Tsaka malakas pakiramdam ko na yung mga kasulatan dyan sa notebook na may kinalaman yan eh. Ako sana hindi na. Sana hindi na gumanda si Rosa. At sinasabi ko sa'yo, walang kinalaman ng langis sa pagganda ni Rosa. Eh kung hindi yan, eh ano? Nandyan ba sa notebook na yun yung mga sikreto? Sabihin mo na kasi. Eh kung nandyan man, baliwala yan kasi hindi ko naiintindihan ang mga nakasulat dyan. Ang tatay ko lang ang nakakaintindi nun. O tama! Puntahan natin yung tatay mo ngayon. Asan siya? Sa sementeryo. Matagal lang yung maho. Nanay ko na lang nabubuhay eh. Pwede yun. Mali mo, yung nanay mo may alam. Tara, punta natin.
Ako eh, sa antiki pa nakatira yun. Kahit saan palupalop yun. Punta natin. Para kay Rosa to. Chief! Kung ako sa'yo, tigilan mo na ang paghahanap ng ebidensya. Sarado na ang kaso ng tatay mo. Paano naging sarado? Nahuli na ang perpetrator. Yung nga lang patay na to, kaya hindi natin makulong. Case closed. Eh, suspect pa lang si Eman, ah. Wala pa kayong prohibo na siya pumatay sa daddy ko. Iho, huminahon ka. Siguro oras na para tanggapin mo na tapos na ang kaso nito. Congratulations, Dad. Close na ang kaso mo. Medyo tendis ka rin si Jason, but he'll get over it. Now I need you to help me. I need money. Money for what? I want Jason back. Now more than ever. Pero hindi pa siya naniniwalang na matino ako. So, magtitino na ako. Tototohanin mo? For now, kailangan maging independent and responsable ako. So, naisip ko, I'm gonna put in my own business. Veronica, what are you talking about? Nasisiraan ka na ba ng bait? No, Dad, trust me. Winner tong idea mo. It'll help me hit two birds with one stone. Sigurado ba kayo sa cause of death niya? Katulad na katulad nung kay Ramon. Wakwak ng dibdib, tanggal ang puso. Mukhang serial killer, sir. Sabi mo, Cynthia! Kailangan niyo malaman lahat kung sino ang pumatay kay Ramon! Kailangan niyo malaman kung sino ang pumatay! Paano kung halimaw nga ito? Sige, gawin niyo lahat para mahanap siya. Tawagan niyo si Paeng. Ayokong lumabas sa media at malaman ng publiko, lalong-lalo na si Jason. Nagiging sagabal na sa akin yung bata na yan. Eh si Mr. Francis Tan po, sa property niya namin nakita ang biktima. Ipapatawag po sana namin, pero wala siya sa Kapitolyo ngayon. Yes, I know that. Ako muna ang kakausap sa kanya. Sigurado ka ba, sweetheart, na ayaw mo sumabay sa amin pag-uwi? Siyempre, pupunta si Daddy. Kaya kaya hindi makakasabay sa inyo pag-uwi. Kasi kailangan tapusin ni Daddy lahat ng trabaho niya para umabot siya sa graduation ni baby. But don't forget yung charity ball para sa Kids Foundation pa, ha? Sige na, una na kayo. Okay, sige. Tapos ko lang training ng staff natin dito, ha? Let's go. Huwag magulo, ha? Apa! Ingat din. Bye-bye! Bye-bye! Pakitin na sila. Sige nyo! Bye! Ito na yung pero. Magsasayang ka lang eh. Dad, nung nasa Manila pa ako, halos lahat ng parlor na puntahan ko. Kaya alam ko kung anong uso at anong class. At saan mo naman balak magtayo ng parlor na yan? May napili na ako ng existing parlor. Ang Didi's House of Beauty. Kung saan nagtatrabaho ang kubang yun si Rosa. It's about time na pagbayaran yung kinawa ni kay Mom. Sigurado ka ba dyan, Veronica? Baka naman makahalata sa'yo si Jason. Siyempre, kakaibiganin ko muna siya. Para isipin ni Jason na nagbago na ako. Na matino na ako. Tsaka ako pagagapangin ang rosang yun na walang kalaban lang. Isn't it brilliant, Dad? Hahaha.
dito. Rosa, I would like you to meet the co-owner of this parlor. Isa sa pinakamagandang mukha maliban sa akin, Miss Veronica Dominguez. I'm sure we'll have so much fun. Ako, Miss Veronica, na magiging asset kayo dito sa parlor na to. And what about you, Rosa? Sa tingin mo ba, magiging asset din ako sa parlor na to? Ay, oo naman, Miss Veronica. Nag-agree kami sa sinabi ni Shane. Look, Rosa. Alam ko nasaktan kita nun. Pero nasaktan mo rin ako. So sa tingin ko, patas lang tayo. There's no reason why hindi tayo magkatrabaho ng maayos. Diba? I'm very, very professional. Cheers, Jason. Sa bagong Veronica. Mature, independent, responsible, at ang bagong co-owner ng Didi's Parlor. Kina Rosa? Veronica naman, hindi mo ba titigilan yung tao? Look, Jason, walang kinalaman si Rosa dito. I did this for me. Yan ang problema sa'yo, Jason. You never move on. Hindi ka nagbibigyan ng second chance ng mga tao. Sorry. Baka frustrated lang ako sa kaso eh. Look, yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Sabi ni Randy, close ng kaso. Pero hinahayaan mo ang personal bias mo kay Daddy na maapektuhan ka. Pati kaso ng Daddy mo. Ako, galit pa rin ako kay Daddy. Pero natuto rin ako mag-move on. You should do the same and start enjoying other things in life. I'm sure, kung buhay pa si Tito Ramon, yun din ang sasabihin niya. Siguro nga. That's the spirit. At mag-toast rin tayo sa pagsara ng kaso ni Tito Ramon. At bukas, expect kita na puntahan ng bago kong parlor. Okay? Cheers! Professional? Yun? Nako. Hinding-hindi ako maniniwala doon sa plastic na yun. Kaya ikaw ah, mag-ingat-ingat ka nga. Tsaka mas mabuti pa siguro, maghanap ka na lang ng ibang mapapagtrabahuhan. Yun, mas okay pa yun. Aris, hindi ka mo pwedeng basta-basta lang iwasan yung mga taong katulad ni Shane, di ba? Ah, aba, bakit naman hindi? Eh, syempre, para na rin ako nagpatalo sa kanila. Hindi pa nga nagsimula yung gera, susuko na ako. Tsaka isa pa, trabaho ko to, no? Pangarap ko to. Tsaka hindi ko susuko yun, lalo sa Veronica na yun, no? Lalo pa ngayon, kailangan natin ng pamasahe papuntang Antique. Antique? Balita ko maganda doon. Kung pupunta ka doon, doon ka na lang. Kasi bilang na rin naman yung araw mo dito, eh. Swerte mo ngayong araw na to. Pumayag si Miss Veronica na mag-training ka bilang stylist. Ako po. Stylist po. Ceci? Ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Wilfred?
Rosa, anak. Ang tatay mo na aksidente. Thank you.